Good morning po mga kamamits! Samahan niyo po ako. Magluluto po tayo. At kung paano po lutuin ang adobong mani na napakasarap. Very simple po at easy to follow. Pero ito po siguro ay hindi niyo alam kung paano gawain. So, kahapon po naka-jackpot po ako. Ito po usually $1.79 ang isang piraso. So ngayon, yung pong may balat nandun sa $1.79, ito po, nasa corner na ang nakalagay $2, $2 for $1. So pero ini-expect ko po, nagkamali sila dahil never po itong nag-sale eh. So kahapon po, nung i-scan na nila sa grocery, ay nakalagay talaga $2 for $1. At hindi po nila ma-scan pala. So ang ginawa po, tumawag ng supervisor para i-check yung presyo. Pagbalik po ng supervisor, sabi niya, $2 for $1. Kasi siyempre, dalawa lang bibili ko. Ang ginawa ko po, bumili pa po ako ng 6. Kaya, total of 8 po yung pinili ko. Pero ang lulutuin ko lang man po ay 6 na suko. Ayan. So mga mamita, ito po, pabalawan po natin itong mga pinak. Ayan. Balawan po natin habang tayo po ay nagpapakulo ng tubig. Kasi po, dapat itong balawan dahil hindi natin alam kung paano ito binalatan at saan ito nilagay habang binabalatan. Siyempre, alam naman natin ito, product of USA. Ah, yes? No, you can watch TV but not your gadget, alright? Ayan po, pasensya na po, may commercial kasi hindi po siya nakapasok dahil may sakit. So, ibig sabihin, hindi po siya alaw maglaro. Hindi po siyang manood ng TV pero hindi siya pwede maglaro. Walang school, no fun po ang buhay ng mamita sa mga anak po. You don't go to school, there's no fun in the house. Alam nila na kahit may sakit sila, absent, hindi po sila pwedeng maglaro. So, yan po, balawan po natin mabuti. May nahulog, pwede naman po natin yung kuhanin. Kahit po isang beses lang natin balawan. Nahulog mo naman. Yan. Balawan po natin para kung mga ali-alikabok po ay matanggal. Yan mga mamits. So, at least alam nyo, nakakain kayo ng masarap. Ito pong sink ko ay malinis to. Ito po'y puro pagkain ang nilalagay ko. Siyempre po, ay, para po talagang matanggal, lagyan po natin niya ng konting asin. Ayan. Hindi na po natin yung babanlawan para po lang kasi na po yan. Ganyan po gagawin natin. Piliin po natin yung mga swangit. Collect, collect, then select. Yan po dapat ngayon sa buhay ng tao. Kasi po may mga sira din ito. So ngayon po, kasi po ito, ganyan po gagawin natin dyan, mga mamits. Diba? Madali lamang po ito. Napakasarap po ito. Iwala po kayo sa akin. Promise. Yung pong may mga masira-sira, tatanggal-tanggalin po natin yan. So, ilamas ko po ng konti sa asin. Para po, maailasa na siya. Po, mga mamits. Ano po yan? So ngayon po, ito po yung ating tubig kumukulo. So para po hindi madumi sa kamay yung ating peanut na lalagyan ng asin, lalagay ko na po dito sa tubig na maraming asin. Para po may lasa na ang ating peanut.
Siyempre, itutuwad po natin yan. At hindi po yan didikit sa peanut. Lahat yung asin na yan. Kaya po medyo maalat ang tubig. At yan, pakukuluin po natin para po patuloy lamang ang temperature. At iyan po ang pagkain ng mamita. Pisahan po ang keto diet. So ngayon po mga mamits, ihuhulog po natin itong ating peanut na binanlawan din po natin siya na may asin. Isang pulo lamang po yan ay tatanggalin na natin. Talaga pong babali ang gamat. Nagustuhan ni Papa Love, kaya po ako yun nag-uulit na magluto. Kailangan po natin tanggalin lahat sa tubig dito. Yung pinagbanlawan at malinis na tubig na naman natin dito. So much more than just holy water. The wind is roaring by. David, haluin lamang po natin. Yan. Ito po yung napakasarap. Very crunchy po ito. Mamita kong mahal. At hindi na po madumi sa kamay kung paano mo kainin. Kasi may timpla na po ito. Ngayon, doon po sa mga sanay na peanut na sa Pilipinas, lahat po ng peanut dyan nabibili sa grocery, sa palengke, yung mga adobo po dyan, talaga po may bechin nyo. Kaya kung gusto nyo po, yung bechin nyo, ihalon nyo na dito sa asin. Ihalon nyo na po dito sa pagpapakulo. Kung gusto nyo po maglagay ng bechin, ihalon ko po, hindi ako naghalo. At hindi ko po ito lalagyan. Kasi pinipili ko po yung mga diferensya. Keto diet tayo, ito po yung ating kakainin. Healthy po siya. Ayan po mga mamita, nakita nyo, malapit ng kumulo. Lalagyan ko po ito ng 1/4 cup na apple cider vinegar. Ayan, para po may lasa siyang konting asim. Para lang ang mamita, may konting asim pa. Hindi po ba mga mamits? Tapos po, itutuwad na po natin ito sa strainer. Meron po siyang 1/4 cup na apple cider vinegar kasi po, bali po ito ay parang yung pangsi po eh. Okay. So, yung niluto ko po ay mga 5 pounds. Ibubuhos ang ating maning nilaga sa asin at soup.
pa. Wala po itong bechen. Strainer. Siyempre, babanlawan natin ang kawali. Iinit na tayo ng mantika. Set aside po natin at banlawan natin ang ating kawali. Bago natin igisa ang ating adobong peanut. Hindi naman po na dapat na yung iskubahin kasi wala naman po dumikit. So ito po, diniktik ko po yung bawang ng likod ng kutsilyo. Saka po natin tatantarin. Tayong mantika, hindi po siya karamihan, hindi rin po naman konti. Tamang-tama lang po na malulubog yung peanut at hindi po dapat yung kulong-kulong mantika pag inulog nyo dahil po baka po mabigla yung luto sa loob ay hindi. Kaya hahaluin po natin mabuti sa mantika na hindi ganong kainitan. Ubus na po natin ang ating nilagang peanut sa suka. Tama lang po yung ganon na pumisik ng konti, hindi po yung, huwag niyo pong pauusukin yung mantika nyo kasi po baka mabigla. Hindi naman po bababa ang temperature kasi itong ating peanut ay medyo mainit pa. Hahaluin lamang po natin yan. At tandaan nyo po yung pong mani, sa huling-huli nyo na ilalagay dahil madali pong masunog. Ay, sa huling-huli nyo na lang pong ilalagay ang peanut, mga mamita, kasi madali pong masunog yung garlic. Mga mamita, yung pong garlic, dapat sa huling-huli na natin ilalagay. Kasi po, madali po yung masunog. At saka po, pag hinango natin itong peanut, at meron pa po siyang temperature na mainit, ay talaga po naman na masusunog yung garlic nyo kahit wala na sa apoy. Kaya mas mainam po, ay yung medyo huli na, nahahanguin nyo na lang. Dahil kung minsan po ako, mas paborito ko po yung garlic kaya yung medyo hindi crispy. Ayan, ganyan po. Ayan, mga meat. Yung iba po, may konting balat, hindi na natanggal. At meron po isa na nahalo na hindi maganda, na parang may sira. Tatanggalin po natin yan. So, shout out po sa ating mga masisigasig na subscriber sa Pilipinas po. Ayan, sila Ate Luz Acuña. Ate Susan Galalo, Ate Lourdes Do, Ate Neku, shoutout ko si Lapachi Bravo at Medi Bravo ng Marikina. Thank you po sa walang sawa niyong pagsubaybay sa akin. Shoutout ko kay Francesca Dato at kay Mama Yap. Shoutout din po kay Joy Emily, kay Rowena Duguran, kay Gani Adventures Motovlog. Shoutout po kay Ate Len Camara. Shoutout po kay Soroko Socorro Boras. Shoutout po kay Kuya Bayani Africa at kay Ate Tess. Shoutout din po kay Andri Bas, kay Andy Gaspi, kay Ate Evelyn Ligaspi. Shoutout po kay Ate Chopila R, kay Efred Alcantara, Kuya Efred. Shoutout po kay Josie Blanco, kay Ivan Saidoro. Yan, shoutout po kay Kaparme Mansis. Thank you po. Kay Melinda Shop. Salamat po kay Ate Mercy Lamar. Yan. Shoutout po kay Myra's Channel. Salamat po at shoutout po kay Michael Kiambao at kay Ate Melissa Kiambao.
Shout out po kay Ate E. Shout out din po kay Ate Mila Perez ng Rayat, Pampanga. Shout out po kay Pinoy Cooking TV. Yeah. Shout out din po kay Joey Rodriguez. Kay Joey Habibi. Ayan. Shout out po kay Annabel Corpus. Shout out po kay Sheramai Dennis Channel. Shout out po kay Baronski TV. Shout out po kay Nogi Hunter. Shout out po kay Kamay TV. Shout out din po kay Boy Peralta. Shout out po kay Catherine E. Garcia. Ayan. Catherine, baka naman. Shout out po kay Ate Violet Sombero. Shout out din po kay Roberto Buena. Shout out po kay ATB Channel on the Braga. Shout out po kay Kuya Ace at kay Rina Gorisalonga. Shout out po kay Jobar. Shout out po kay Ate Mechi Bersena. Shout out din po kay Steph Flores Manalo, Robert Flores Manalo at Brianna Manalo. Shout out po kay Ate Susan Valdez at kay Ate Mercy sa kanyang alalay na napakabait. Shout out po kay Kuya Edgar Flores at Ate Gay, ayan, kay Ramil Efeso. Shout out kay Pretty Cell, kay Mami Moto, kay Liza Stables, kay Ate Nepo, kay Miss Garden, kay Kuya Efren Alcantara, ayan, salamat po. Kay Amor de Vera, shout out. At nasuportahan po yung Amores Farm. Kay Kuya... Ayan, shout out po kay Miriam Manina, kay Ate Susan Barriento, kay Rodrigo Maurillo. Shout out po kay Andre Bas, shout out po kay Ate Aloyda M ng Canada, kay Lloyda Ligasti ng Canada. Ayan, si Sarah Image Vlog. Ayan po, kay Black Shadow po, shout out kay Ate Choli Santiago, kay Ate Marites Gakusay. Shout out po kay Ate Chris Tapno, sister. Shout out po kay Rod Tuklaw. Ah, si Rod Tuklaw nandito. Kay Princess Tuklaw. Shout out po. At kay Mary B. Keeping in touch. Hello po. Shout out po sa inyo. At kay Ate Felix Berta Encarnacion. Kay Vivian Lising na nangayon na inasa si Jensan. Hello. At kay... Tates TV, hello! Yan. Si Dading TV, pakisuportahan din po. Shout out po sa inyo. At kay Rani TV Vlog, shout out po. Kay John 27 TV. Kay Axela Latosa. Ayan. Shout out po kay Trending Jade. Shout out po kay Ate Mariti Gutierrez. Hello! Kay Miss Meg 25, shout out po sa inyo. Thank you po sa pagpunta sa ating channel. Ayan. Iprito po natin ang dahan-dahan ng ating peanut. Hanggang tayo nag-shout out. Ati Royce, Detect ba? At saka kay Kuya Erdinan ng Long Island. Ayan, shout out po sa inyo dyan. Kay Ati Maria Di Malanta ng New Jersey. Shout out din po ka Elvis Kitchenette. Shout out po sa inyo. Mabuhay po kayo hanggang gusto nyo. Shout out po kay Ate Vicky Martinez, kay Melinda Shaf, at saka kay Highlands Vlog, kay Kuya Jun Lee ng Taga Kapas, kay Kuya Jun Manleo, kay Iza Lee. Yan, shout out po sa inyo. Shout out po sa kumpare kong si Suma, the King of Snake, at kay Kumaring Galema. Shout out po kay Boss Lar Channel, kay Kamandag at kay Rex Tuklaw. Yan po. Shout out po ng Marilu, kay Ate Marilu Umbaw, kay Joel Bijoki Vlog. Shout out po ng marami sa walang sawa niyo pong pagsubaybay sa ating channel na napakaliit. Ayan po. Thank you Lord sa mga taong binigay niyo sa akin. Shout out po kay Ate Christina Galang, kay Ate Christina Albiedo, kay Kuya Virgil Santos, ayan, kay Kuya Dante Evangelista ng Florida, Kuya,
kung nanonood ka, malapit ako naman, nandiyan ako sa Tampa, sa 18 hanggang 20. Yung 20 po, ang lipad ko dyan is 3:40 in the afternoon. So, pwede na po, kahit po yung lunchtime, pwede tayo magkita somewhere in the airport. Pagkita lang kayo sa akin. Shoutout po sa aking mga kaibigan, si Emeline Emerson, si Rowena, at saka po kay Mel. Yan. Shoutout kay Kuya Nonot. Shoutout din po kay Ate Tita. So, yan po, nakita ninyo ang ating paggawa ng magandang peanut. The afterglow of this daily war, I need so much more than just holy water. The wind is roaring my heavy song. It's been way too long since I almost caught her. Mga mamita, narinig nyo po, iba na yung kalasing. Yan, narinig nyo po yung kalasing. At yan po, tamang-tama po yung ganyang kulay. Pwede na po natin ilagay ang ating garlic. Ang katerbang garlic. Garlic pa more. Yan. Sabihin po niya, talaga po mapakainit na ng mantika. Yan. Bulwak siya. Dami po nitong garlic. Pinaanap po natin ang kapoy para po hindi natin masunog ang ating niluluto. Yan, patayin na po natin ang apoy dahil ayaw po natin sunugin ang bawang. Maluluto na po iyan dito sa ating init ng mantika. Ito po'y napakalutong. Mamaya po'y palalamigin ko to at para marinig nyo kung gaano kalutong ang ating peanut na adobo. Lagay po natin dito mga mamits para po ang mantika ay hindi sumama sa ating peanut. At ito pong mantika na to, pwede pong gamitin ng panggawa ng mayonnaise kasi lasa na po itong peanut. Kailangan po sa mayonnaise ay peanut oil. Sarap po nito mga mamits. Napaka-crispy po nito. Crunchy, I mean. At yung pong garlic, kaya nakita nyo, hindi masyadong lutong-luto kasi masusunog po yan sa init ng mantika at peanut. Kaya po, kailangan hindi po siya ipapabrown diyan. Tataka po kayo kung minsan yung ibang peanut na tinda ay medyo hilawang ang garlic dahil po sa ganito ginagawa. Yung iba po crunchy, yung iba medyo
yung napalaki ng tadtad, medyo hilaw pa po yung peanut, pero ay yung hilaw pa po yung garlic, kaya po yan. Yan po ang ating peanut oil. At tingnan nyo po ang aking adobong peanut. Hindi nyo po ma-re-recognize kung alin ang garlic or alin ang peanut kasi po pareho po ang kanilang kulay. Di po ba? Yan po yung maganda. So, alalamigin po natin ito para crunchy. Titikman po natin mamaya. Nandirito na po mga mamita ang ating pinagmamalaki na garlic peanut adobo. Yan po, malaki po ang kakaibahan sa pinakuluan muna kaysa hindi. Kaya po, ang sarap-sarap po nito mga mamita. Kaya po, hanggang dito na lamang po at marami pong salamat sa inyong pagtangkilik sa Mamita sa Amerika. At lagi niyo pong tatandaan, God is good all the time at happy lang po tayo, bawal po ang stress. Thank you po for watching. I love you all. God bless.